po nakikita nyo yan. Tutsut ko ang ating pangmalakas ang t-shirt. Certified home base kada ako. Ayan. Kinatanong ko to sa mga kapag nagla-live ako sa group, sa home base Mom Diaries. I asked them if they can hear me well. Sabihin nyo lang, i-comment nyo, I can hear you, Mom. Tayo about creating online portfolio. Pero actually, di ba, meron na akong naituro sa inyo. Kung napanood nyo po at kayo'y subscriber dito sa ating YouTube channel, ang naging topic natin before is yung gamit ang Google site, di ba? Alright, so sa mga nandito, sa mga ka-homebase kada nating nandito, kung kayo tatanungin, ano ba ang pagkakaalam nyo sa pag sinabing online portfolio? So, sabi ni Regine Oko, ayan, shoutout sa'yo, portfolio will give more people access to your work and a better idea of your abilities. Online portfolio, baka parang resume na kung saan doon makikita ang mga skills mo or experiences ng isang aplikante. Pero hindi siya actually yung talagang resume. Although ako, yung resume ko, di ba nandun yung information ko. Sa ibang pages niya, nagsasama na ako ng sample works ko. Okay? Kasi pag sinabi nating online portfolio, para malinaw lang po, yun yung parang digital portfolio or parang kumbaga sa website. Ito yung nagre-represent ng mga sample works mo. Kunwari lang, for example, depende kasi sa skills nyo. Kunwari ako, ang skill na ginagawa ko is more on email marketing and marketing automation. Yung mga paggawa ng email funnel, iba yung mga email series. Yung mga screenshots nung sample works ko nun, nilalagay ko sa aking portfolio. At kung saan man yung portfolio, depende po yun sa kung saan ka komportable or kung saan ka, saan mo mas better na maire-represent yung sarili. Yung iba, let's say, social media manager. Kunwari, social media manager ka. Yung samples naman nila ay hindi lang sa Canva. Meron din silang sample dun sa mismong, di ba, bukod sa Canva na pwede mong i-share or sa Google Docs, Google Drive, website, kagaya ng akin, Google Sites, yung kagaya ng tutorial na pinaklita natin. Yung iba sa mga social media accounts nakalagay, yung mga samples nila. So, maiko-consider ko pa rin yun na digital portfolio or online portfolio. Bago natin ituloy yung video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Ayan, ikayo ba, normally, mga ka-homebase kada, saan nyo ginagawa yung inyong online portfolio? So, kung meron na kayo, saan nyo siya ginawa? Kung wala ka pa, kunwari, beginner ka pa lang, nag-iisip ka pa lang, saan mo planong gawin naman yung iyong online portfolio? A Google site, di ba, Google site, libre yun, pwede yun, maganda yun. Good job, good job. Sabi niya, WordPress po, but still studying pa. Yes, pwede naman yun. Yun nga, pag bumili ka ng hosting account, maganda yung yung Elementor, madali lang siya kung gusto mo. Libre naman yung Elementor unless you want to upgrade. Ayan. So, di ba, sinabi ko kanina, maraming places kung saan pwedeng gumawa ng online portfolio. Google Docs, Canva, Google Drive, website, Google Sites, social media accounts, and even dun sa mga different online job sites kung saan ka komportable. Nasa sa'yo kung gusto mong gumawa ng mga, kung gusto mong maglagay ng mga online portfolio mo or ng mga samples mo dun sa iba't ibang places kung saan mo gustong online places mo gustong ilagay. So, tapos monitor mo na lang din, okay? Kasi nga, mas na o-orderan ako sa Fiverr. So, dun mas madalas updated. So, kapag gagawa po kayo ng online portfolio, magbibigay ako ng mga ilang tips, ha. So, sa mga beginner pa lang, or even yung mga kagaya ko na medyo luma na, matatagal-tagal na tayo, yun nga, make sure na laging updated po yung ating online portfolio, ha. Although ako, guilty ako doon, kasi sa website ko, hindi ko siya na-update. But at least, yung Fiverr ko, kasi dun po tinatarget talaga yung mga clients, eh. So, dun, I made sure na meron akong mga samples doon. At kapag nag-update ako, let's say, ganito, ha, isang tips to kapag kami ma-order sa inyo sa Fiverr. Di ba magdi-deliver tayo ng finished product mo or finished work mo sa Fiverr? I made sure na pag nag-screenshot ako, nari yung active campaign, tapos gumawa ako ng email funnel. Yung, di ba, series ng funnel. Kung nakita niyo yung mga tutorial ko, i-screenshot ko yon
screenshot. Tapos, yung mga ibang parts doon na sa tingin ko ay dapat kong i-hide, i-blur ko. Kasi sa Tiny Take kasi yung ginagamit ko pang screenshot. I-screenshot ko ganyan. Tapos, i-blur ko yung, let's say, yung pinaka-step. Para alam ko kasi, makikita yun ng ibang tao, na ibang client, na ibang freelancer, ganyan. So, yeah, ito yun. Yung ibang importante lang. And, yun yung, kasi kung ano yung screenshot mo doon, maaaring makita talaga ng iba. So, ina-hide ko. Kasi, magiging part siya ng portfolio ko ng samples ko na may ginawa ako. Ngayon, let's say, ang skills mo or ang skill mo ay web research and data entry or virtual assistant ka and mostly na mga ginagawa mo ay mga web research. Yung di ba pa nagre-research ka, kailangan ng email address, phone number, mga ganyan. Isa sa mga advice ko talaga, ang dami kong isa, no? Pero marami ko in-advise. I-hide mo yung mga ganun, ha? Yung email address, yung phone number. I-blur mo yun. O kung, di ba, meron mga pang-edit na tinatakpan yun. Siyempre, ano pa rin yun? Parang for security reason na rin. Pero kahit si client, kapag bayad ka na, tsaka mo ipakita yung actual. Okay, isang tip. Next, kapag gagawa po kayo ng portfolio, or tayo, pag gagawa tayo ng portfolio, piliin nyo yung pinaka-strongest pieces. Kunwari, sa social media management nga, yung iba, ang ginagawa nila, iba gagawa ka ng post na may magandang caption. Kunwari, sa Canva, pakita nga natin. Pakita ko lang yung samples ko na ginagawa. Kung paano ko maggawa pala ng sample. Kasi, maglalagay din ako ng watermark. Yan, yun nga pala. Tandaan nyo, maglagay ng watermark, ha? Kasi para hindi basta-basta makuha ng iba or ma-download. Alam nyo naman sa internet, di ba? Madali lang ma-screenshot yun. Tapos, i-claim na kanila na. Oh, no! Pa-comment nga, I can see that, Mamshi! So, madali naman po ang Canva. Dito ko ginagawa yung resume ko kasi may design na dito. Di ba, ba't pa ang papakahirap? Pero iba nga sa Google site. So, yun, Google site, pwede rin. So, nakikita nyo ba to? Ito yung dati kong ginagawa na web research. If you will notice, yung screenshot ay naka-blur. Ayan, biniblur ko. Kasi, syempre, email address yan. And yung iba nga, di ba, bumibili ng email address. So, ito, legit na mga tao to. So, tinatakbang ko para hindi basta makopya or makuha ng iba. Ngayon, ito yung ibang samples ko, yung thumbnails ko, kasi kina-highlight ko din yung skill ko as a content creator or a YouTube channel manager. So, meron akong sample niyan. Para kapag kailangan nila, picture ko pa mismo yan. May link pa ako. So, alam nilang ako yan. Yung iba, alam ko hindi ganun kaganda. Pero ito, sa dami ko kasing samples, nilagay ko na lang dyan and I'm sure hindi nila makikita yan. Di ba? Kung ano, liliit lang kasi, yan, liliit. Para ma-highlight na ako yung nag-researcher din. Yan. Ay, hindi pala, ano pala to? Mga automation na ginawa ko before. Yan. Tapos sabi ko ilan daw yung number of contacts. So, parang reports ng mga ginagawa kong automation. Kasi, di ba, remember, ang skill ko ay marketing automation. So, dapat may kinalaman sa skill ko yung samples ko. Tandaan nyo yan, ha? Ito yung aking mga videos sa YouTube. Dahil minamanage ko ang sarili kong YouTube channel. Ito naman, yung ibang mga funnels na ginawa, mga landing page or sign-up forms. Again, remember, yung mga samples ko, syempre, may kinalaman sa akin. So, kung ikaw, kung anong skills mo, dapat pumili ka ng magagandang nagawa mo, mga creation mo, amazing samples mo, i-highlight mo. So, you don't have to put all your samples or yung lahat ng ginawa mo, hindi mo kailangan ilagay lahat dito, pumili ka ng magaganda. Na kapag nakita ng clients, ma-attract sila. Okay? So, tandaan nyo yan. Yan. O, di ba? Ito yung mga pipelines na ginawa ko. The automation, ganyan, ginagawa ko. So, kung kayo ay magte-take ng course ko, I'm sure magigets nyo kung ano itong mga pinagpakita ko na to, di ba? Yan. Ang labo pala na picture ko. Kailangan ko pala siyang i-update. Oh my gulay. So, isa yan sa tandaan nyo, ha, mga ka-homebaskada. Quality pictures po hanggat maaari yung kuhanin nyo, ipakita nyo. Huwag nyong gayahin itong malabo na to. Okay? Oh, no. And paano gumawa niyan? Kumuha ka lang dito sa elements ng frames. Di ba? Pag-click mo yung frames, dyan mo i-intend. Wala. Ayun, frames. Tapos, yung in-upload mong picture, i-drag mo papunta dyan. Mag-o-okay na yan. Okay? Ganun lang. Okay.
Nakita niyo yung parang ano, you know, yung malabo na drawing, yun. Yun ang aking logo. Inano ko siya, pinatong ko siya dun sa actual funnel ko, yung design ko, at binaba ko yung transparency. Pag pinatong mo yan, oh, lalabuan mo lang, ha? Watermark yun. So, yun ang pang-protection mo rin para hindi makuha ng kahit sino yung iyong creation, yung iyong sample. Kita nyo, ganun lang kadali naman eh. Huwag yun ang pahirapan ng sarili nyo. Yung iba nga, sa Google Docs lang gumagawa din. As long as you can highlight. Tapos ito, isa. Isang example na madalas ako makipag-meeting sa mga clients on the spot. Yan, nagko-call kami, nag-zoom kami. So, nag-ano din ako. Nag-screenshot din ako na kung paano kami mag-troubleshoot ng client. So, ito sa Canva pa lang to. At yung mga samples na picture na ano mo, kolektahin mo yung mga samples mo sa folder. So, meron tayong naging tutorial about Google Drive. O, di ba madali lang naman sa Canva? May mga tutorial naman din po tayo sa Canva. So, kung kailangan nyo pa ng tutorial, di nyo lang din. Gagawa tayo ng gagawa. Kung ano, live ko na eh. Ma'am, safe po ba? Kung pangalan ko lang ang watermark, wala po kasi akong logo. O, kasi gumawa lang ako ng logo sa Canva. Madali lang naman din, para sa akin ah, madali lang naman na, di ba may mga free template naman na Canva logo. Yung mga logo doon, tas i-customize mo na lang, lagay mo yung pangalan mo. Para mas may art pa. Mas may dating pa. Pwede naman yung name kasi nakikita ko like kunwari sa Facebook page, 'di ba, may mga nagbebenta ng mga sandals, ganyan. Ang ginagamit lang nila is yung pangalan nila. As long as matatakpan 'yon at marerepresent ikaw kung sino yung gumawa ng sapo na 'yon. Sige. Pero kung sa tingin mo mas lalabas yung galing mo kung gagawan mo pa ng sarili mong branding na logo mo at kulay mo, branding color mo. Pag nakita 'yan ng mga clients, mas matatanda na, "Oy, si Teresa 'to." Kasi tatak niya yung nandoon. Okay? Yun, isa pa pala sa idadagdag ko is go for variety. Variety means yung iba-iba. Kunwari, ikaw, yung nagtanong sa atin about sa niche skills, kung virtual assistants at hindi mo pa sure po ano yung gusto mong i-highlight na skills, you can create samples for different skills na yun na inline pa rin sa ginagawa mo. Hindi yung parang pag nakita ng ibang client, parang iisipin niya iba-ibang tao gumawa, meron kang makukuha doon na parang ibang, parang hindi siya yung gumagawa, parang iba-ibang tao. So, kailangan hindi ganun yung maging thinking ng client sa atin. Iba-iba man yung work mo, pero may touch mo, may brand mo. At kapag nakita niya yan, ma-identify agad nila na, ah, ito, samples to ni Sheena. Yes! So, i-comment nyo nga, I can do it. You can show them what you can. How can you convince them to hire you? How can you convince them to buy your services on Fiverr, di ba? So, do it now. I can do it. Okay, yan. Sabi ni Shoshana, isa pa po, kung wala pa pong, ano yung Anjing virtual client? Ano po pwede mong ilagay sa portfolio? 10 years po ako sa corporate setup. Can we put po yung mga trainings with certificate? Ako kasi, hindi naman ako nag-training sa iba. Although nagte-training ako ngayon for seduction marketing ni Coach Saraya, hindi ako nakarelay kasi sa certificate. Mas nakarelay ako dun sa natutunan ko. Hindi ako masyadong nakakapit kung may makukuha akong certificate o wala. Although alam ko mahalaga din yun. Pero yung sa mga samples kasi, di ba, remember, dito sa YouTube channel natin, may mga tutorials tayo. Or kahit sa ibang channel na nagtuturo ng mga tutorials na pwede mong magamit or pagsimulan. That's how you can get started. That's where you can create your sample. Kung wala pang client, you can start on your own. Mag-imagine ka, sino kaya yung mga pwede kong hanapin? Kung ang clients na gusto ko ay mga say authors, bloggers, coaches, real estate, brokers, mga ganyan. Kung sila yung mga target kong clients, pasensya naman, naglalaro sa likod ko. Okay, nawala ako. So, kunwari meron kami mga target client. Yun, ano nga ba? Kunwari yung Google Sheet, doon mo nilagay yung mga ni-research mo, name, phone number. Kagaya ng pinakita ko kanina sa Canva, screenshot mo yung mga maiipon mo na may kinalaman sa target client mo, ha? At i-blur mo yung i-blur mo yung information, lagay mo yun sa Canva mo. Yun ang mga pwede mong pagkuhanan ng pang-portfolio mo. Yung mga mismong napag-aaralan mo at kung paano mo siya pinapractice. Kasi kung puro nood lang tayo ng video at hindi natin pinapractice, wala talaga tayong mailalagay.
Ayan, pwede po bang i-include ang FB page na may more than 1,500 likes and followers? Yes! Lalo na kung ikaw ang nagsimula nito at may kinalaman ka kung paano na-reach yung 1,500 likes and followers. So yes. Guys, pa-support naman ng ating isa pang YouTube channel, Tina Santos Vlog, para maaliw-aliw naman kayo. Alright? So I hope kahit pa paano may natutunan kayo tonight. Tama ba? May natutunan ba kayo? Yun nga. Again, ito na-miss ko eh. I'm Sheena Santos. Thank you so much, everyone. And kung magsisimula, di ba sabi nyo, I can do it. Make sure to start as in now na.